Hello everyone. We will start now with our tribute to Mama. As you all know, this is Yoying, Tita Yoying, the wife of Derf, ang pang-apat na anak ni Mama. I thank all of you for joining us by Zoom as we gather today to say our goodbyes to Mama. Mama is a cool mother-in-law. I first met her when Derf introduced me to the family during the first death anniversary of Papa way back in 1981. Feel ko agad na mabait at madaling pakisamaan dahil I felt at home immediately. Ang dami ko ngang uwi na take home, kulang na lang ipa-iwi ni Mamang yung bahay nila. Of course, kasama si sa loob ng bahay si Derf, no? Hindi siya mahirap kausap. Kung kailangan mo ng tulong, andyan agad. No questions asked. She loves people. Daig pa nga niya ang DSWD sa pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Kasama na ang kanyang trademark na mura. Alam niyo yon. She can adjust to anyone of all age. Anyone you bring to Phil-am will feel at home agad pag nakausap si Mama. Parties at Phil-am house is always fun. Everybody enjoys at busog lahat with take-home pa sa mga luto ni Mama. I remember one time I brought all my pamangkin sa side ko, sa amin, to visit Mama. Galing kami ng swimming sa BF Resort. They really enjoyed being with Mama and they sang to her the song, Hello, Dolly. Well, hello, Dolly. I thank the Lord for giving Mama a full, happy 90 years of life, a beautiful family. And when it was her time to go, she just slipped away quietly. Ma, as you journey to the gates of heaven, I'm sure Papa and Kuya Ben will be waiting for you together with Lolo, Maximo, Lola, Emang. God the Father will be pleased to see you, and so does Mama Mary. Love you, Ma. You will always be in my prayers. Mama is in a better place than we are. She is now enjoying the presence of the Lord Jesus. Our separation from her may seem permanent, but in a deep sense, our separation from her is so temporary compared to eternity that Jesus promised. Well, I give Pidley as the eldest among seven living children. I vividly remember some of the beautiful and inspiring traits of Mama. First of all, she took care of all of us seven surviving children. She cooks very well. She fed us well. She loves gardening and has a green thumb. I can still remember yung kanyang dama de noche dyan sa film life. Laging maraming humihingi dyan ng brunch, puputo ng brunch tapos itatanim somewhere in film life. But tama si Yoying, the most endearing trait of Mamang is her sense of helpfulness and concern for others. Talagang very approachable si Mamang. If she owns something, anyone can have that something for his own. Tanda-tanda ko ba when I was young, during Christmas time, silang dalawa ni Papang magmimili. Maraming pinamimili at ibinabalot and this Christmas gifts will be brought to Pagsanghan for distribution sa mga pamangkin ni Papang. I think our cousins from Pagsanghan can relate to this, especially the older ones.
I will always mamang for her selflessness. She is a woman for others. Madali siyang lapitan, madali siyang hingan ng dugtong, at she's very caring, very thoughtful. Pag pumupunta ako sa pinlife, tatanungin pa niya, oh, may pera ka ba? Pwede tambigan ng pera kung wala akong pera. So, that is her nature. Kung sa ating mga kapatid, merong katulad ni Mama na hindi madamot, hindi selfish, then naman na natin yung beautiful trick na yun kay Mama. So, Mama, you will be gone from us, but you will remain in our hearts. We will always remember how you took care of us. We will always remember how you loved Mama very much. So, goodbye, and you will always be in our prayers. Amen. Isa palang magandang alalahanin, madalas na nakakaroon ng reunion dyan sa Film Life. Tuwan-tuwa ako tuwing makikita ko na nakakaroon ng gathering, yung mga tagapagsanghan, dumadalaw na madalas kay Mama. At nakikita ko kung gaano siya kaligaya, kung gaano siya pasaya. Pagkatapos, ang nakalimutan kong sabihin, nais kong pasalamatan ang lahat ng tumulong, ang lahat na nagtulong-tulong, ang lahat ng nagbigay suporta habang nararatay sa panig ng karamdaman si Mama. You know? Yung mga kamag-anak sa pagsanghan, maraming salamat sa inyo. Sa mga kapatid ko na nag-aruga kay Mama, sa mga pamangkin at saka sa mga apo, special mention si Joby dahil lagi ko nakikita yung pangalan ni Joby sa ano eh, sa Facebook ba yun. So, sa inyong lahat, maraming salamat. Tama si Pe, kahit wala na si Mamang, tuloy natin yung mga mini reunions natin sa Film Life. Ako ang nasasabi ko lang. Happy na ako, tahimik na si Mama. Sobrang mahabas ko ng hirap. Lagi niya sinasabi kay Sonny, gusto na niyang mamatay. Gusto niya ng mercy killing. She is so much in pain. So ngayon, tahimik na siya. Sigurado ko, happy na siya kasi yun naman ang hinihiling niya. Na gusto niyang mamatay. Hindi na niya kaya. Hirap na siya. Sabagay, hindi lang siya nahirapan. Pati si Tony, hirap din. Dahil siyang nag-aalaga kay Mother. Pero ngayon, tahimik na siya, happy na siya. Nakakasama niya na si Papa, Kuya Ben, si Lolo, si Lola, si Ayan. Alam ko, happy si Ayan. Dahil makikita niya niya ang loli niya. Mahal na mahal ni Ayan ang loli niya. Sana batiin ni Mama si Ayan. Birthday ni Ayan ngayon. Masamahan si Ayan. Birthday niya ngayon. May rest in peace, ma. Mahal pa namin. Si Nicole, sobrang iyak. Dahil alam ko kung gaano siya makaroon sa iyon. Halos hindi mapigilan yung pag-iyak niya. Hindi niya matanggap na wala ka na. Pero sabi ko talagang ganun. Kesa nahihirapan ka. At least ngayon, tapos na yung pain mo. Tapos na yung hirap mo. Mahal na mahal ka namin, ma. Hindi ka namin makakalimutan lahat. At ang wish ko lang sa lahat, kahit na wala na si Mama, sana tuloy-tuloy yung get-together natin sa Pilipinas. Huwag natin putulin yun.
para na lang si Mama ay happy din. Kasama-sama tayo. Christmas or New Year. Ganun pa rin tayo. Yun lang. Thank you. Ang relasyon niya namin ni Mama, as far as I remember, basically, started nung almost high school na, going into college na ako. Kasi when I was much younger, parang hindi ko pa na-feel ang aming closeness masyado ni Mama. However, nung nasa high school na ako, nung nag-uumpisa ng matutong manligaw, ng chicks, hanggang sa nagkulehyo, walang mukhang bibig si Mama sa akin palagi, kundi Derp, mag-aral ka mabuti dahil huwag kang chicks ng chicks. Dahil kapag ka hindi ka nakatapos ng pag-aaral, ikaw ang pinaka magiging kawawang anak ko. Wala kang ginawa kundi man chicks, mag-inom, mag-barkada. Pero later on, sinabi ko naman kay Mama na hindi pa ako mag-asawa, Ma. Ang promise ko kay Mama, I will not get married up until I finish the engineering course na i-justify ko pa kay Papa para lang mapayagan ako na kumuha ng engineering. And true to my words, I fulfilled my promise to both Papa, rest in peace Papa, and to Mama. I got married to Yoying nung nakagraduate na ako ng engineering. At last, it was almost a doctorate in engineering. It's a 5-year course, but I did it in 7 years. Anyhow, si Mama is not only a friend, a mother, a confidante, and at the same time, my lawyer. Mama was always at my back whenever I am into a mess with Papa. I remember one time, ang pera kasi nung araw, napaka laki ng value. Papa gave me 35 pesos. I guess I was almost in my 4th year high school. At usong sapatos noon yung bata. It is a rubber shoes, a very comfortable rubber shoes. And rather than buying a leather shoes, I opted to buy that bata rubber shoes up there in Cartimar, Pasay, where the PX goods are being sold. Hindi ko pa alam at that time na meron palang Cartimar in Claro Emerecto. I went all the way to Pasay, Cartimar, to buy the bata. And when I went home, and Papa saw my rubber shoes, he was very furious because he said to me, why did you purchase a 35 peso rubber shoes? You can buy Elpo or other local brands. But I said, Pa, ito ang uso at ito ang komportable sa pako. And with that, Mama butt in. Sabi niya, hayaan mo na. Ayan ang gusto ng anak mo. Binigay mo ng pera, yan ang binili niya. Let it be. So, Papa, just let it go. Also, when I was in college, I knew na I was not doing well. Mabarkada kasi ako eh. Mahilig ako sa good time. Madalas, almost pa alas 12 na ng gabi ang uwi ko. Araw-araw na ginawa ng Diyos yan. And I owe this much to Mama. Doon ko nalaman talaga na kung gaano ang pagmamahal ni Mama sa akin. Every night, she never misses.
on arrival sa bahay. Init ni mama ang pagkain. Kakain ako habang nakikipagkwento ako kay mama. She would ask me, how was your day? Every day yan, walang palya. Papaya lang niya kapag ka masama ang katawan, masama ang pakiramdam. Pero kung hindi, laging gising yan. Kaya nagagalit palagi si Papa. Dahil napupuyat palagi si Mama. And to this day, I cherish all those days when we were together. Masakit ang mawala si Mama. Mahal na mahal ko si Mama. Masakit pero masaya na rin ako. At hindi na siya nahirapan. No more pain, no more sorrows, no more worry. Mama has lived a full life. We were hoping, we were asking her to be with us till the age of 100. But unfortunately, she has to go because she can no longer bear the pain. Walang sakit si Mama, pero yung kanyang mga laman, because of old age, masakit na. Whenever I touch her, she would be in pain. Hindi ko alam kung paano siya bubuhatin, ilalagay sa wheelchair, ibabangon, o paano. And I do not know how Sonny and Joby manage. Thank you so much, Sonny, Joby, for all the care, the love, the patience na ibinigay nyo kay Mama. Wala kami dyan. Hindi namin maibibigay yun. I guess Mama was able to reach the age of 90 because of the love and care, especially that you have given her. Plus, yung joy na naibigay ng mga apo, especially yung mga apo, the grandchildren and the great-grandchildren, yon ang palagay kong napakalaking bagay na nagpasaya kay Mama. From the time they were all born up to the time that she perished. Yun lang at sana lagi nating ipagdasal ang kaluluwa ni Mama so that she will have eternal peace with the Lord our God. At alam kong masaya na siya where she is now. For I am sure kasama niya na si Papa, si Kuya Ben, si Kuya Peping, ang kapatid naming pangalawa kay Kuya Walter, who died after death, after born, as well as to Lolo Imo at kay Lola Emma. Ma, please extend our hugs and kisses to all of them. We love you. Salamat sa inyong lahat. Papasalamat ako sa lahat ng mga apo. Mga sumaporta kay Mama, sa mga kapatid ko. Nangako ko kasi kay Mama, hanggang sa huli, nandalingan niya lang dating ako. Natapos ko naman si Mama ng Diyos. Kaya sabi ko sa kanya nung dapat na lang pag-una, hinap na hinap ka na. Binibigay na kita, pinahubayan na kita. Huwag muna itay si Diyos kasi matagal pa siya uwi. Tumidat lang siya, nakatingin lang siya sa pisang eh. Sabi ko, sige, matulog ka na. Pero ayaw niya. Ay, kahit na sinusubuan ko siya, ayaw na talaga niyang kahili. Sinabihan ko na si Dana. Napit na si Mama kasi ako ang nakakaalam
ago, hindi na siya kumakain kahit pinisure o tuntun tayo din yung pinisure. Kung ba makaawa na ako kay mama para awa mo na kumain ka makain pa paano. Hindi na siya nag-response. Tapos yung matay niya hindi na sumusunod. Pero gumanganga pa rin siya pag sinabi kong kailangan may take itong insure. Tapos tinatanong ko siya kung ano gusto niya kainin. Pag may sinirin-request siya pagkain, niloloko ko naman. Si ma'am, salamat at ikaw ang naging nanay namin. Kasi napakabait mo talaga. Tapos masasabi ko, bitch. Magpapasalamat ako sa apat na anak ko na laging nandyan dyan sa tabi ko pag umiya ako ng tulong sa kanila para kay mama. Lalong-lalo na sa anak kong bunso. At siya kasama-sama ko lagi pag kailangan ako patulong kay mama. Hindi lang humihindi. Tapos yung dadating niya galing sa trabaho, dinirecho na agad yan kay mama, mag-hi siya. Sa Biyernes ng gabi, pumasok siya sa kwarto ni Mama. Sabi niya, Mami, bakit gano'n si Mama hindi niya nagre-response? Sabi ko, i-ready mo na ang sarili mo. Kasi malapit na si Mama, nararamdaman ko na. Tapos lagi na lang siya pagdating ako ng kwarto. Nakatipig talaga siya sa akin. Sabi ko, sige na, magpahinga ka na para wala ng pain, wala ng ano. Napakahirap talaga kasi pag hinahawakan mo siya, papunta mo ng diaper, lalagyan mo ng gamot yung kanyang bedsole. Ano, daing na daing siya. Sinasabi ko, Ma, sorry, hindi ko gusto to, kailangan natin to gawin kasi ayoko lumalay yung sugat mo. Tapos dumating ng time na pati mga binti niya nagkaroon ng bedsole. Nilalagyan namin ng gamot, hindi na gumagaling. Kaya ngayon, tahimik na siya, matay, masaya yung mukha niya nung iniwan niya tayo. Kaya sabi ko, Diyos ko salamat at tininig mo yung dasal ko na kunin mo na siya. Nakuha naman nga, kinuha naman nga yung si mama ng matiwasay. Para lang siya natutulog na pumasok ako ng kwarto. Kaya magpapasalamat ako sa lahat sa inyo, kay Kirsten, at sa doktorang humawak sa kanya na hindi talaga kami pinabayaan tuwing pupunta kami doon. Talagang pinapakinggan niyo si mama po ano yung mga pinikwento ni mama. Mahal na mahal din ni mama yung si doktora. Tsaka lahat tayo, mahal naman ni mama, tandaan niyo yan. Mga ako, anak ni mama, at lahat ng mga maraming nagmamahal talaga kay mama kasi mabait siya sa tao. Yun lang. Joying, maraming salamat. At hindi mo rin kami pinabayaan kahit na gano'n, hindi mo naman siya tunay na nanay. Pero binigay mo pa rin ang support sa lahat. Si Lara, salamat din Lara. Hanggang sa uling sandali, ikaw ang kasama namin dito. Inisa natin si Mama. Hindi ka natapot na hawakan si Mama. Kahit malamig na siya, pinilisa natin. Kahit na alam kong takot na takot ka, pero pinilit mo pa rin tulungan ako na masuotan si mama ng damit para kunin ang damit sa funeraria. Si RJ, na lagi din isang text ko lang, nandiyan dyan na agad. Si NJ, gusto man niya pumunta na rawi si mama kaso naka-lockdown. Naiintindihan ko naman yung anak. Sabi ko, lalong-lalo na si Joshua. Lagi yung sinasabi, tatawag siya. Nang niya mahal na mahal. Joshua talaga si mama. Namatay si mama hanggang nung saramatan niya. Katabi niya yung picture ng anak ko. Tawag ko sa mga anak. Hindi ko nalibak alam kung ano ang lagay ni mama. Kasi ayaw kong malaman mo na tinuyot mo si mama. Malawal ka ni mama, anak. Tandaan mo yan. Yun lang mo. Maraming salamat sa inyo lahat. At least wala ka ng pain, ma. Makakapahinga ka na. Masaya ka na. Alam ko masaya ka na. Salamat sa inyo lahat. Salamat sa mga tumulong. Lulungkot ako sa pagwala mo, ma. Mahal kita eh. Bago ka mamatay.
mga 2 weeks ba ako kamamatay. First time ko sinabi sa iyo, mahal ang ba, mahal kita. Umuon naman siya. Hindi ko na inulit yun. So yun lang naman ang gusto. Hindi madali. Mahaba yung 61 days. Hindi na ako nag-asawa kasi binigyan ka sa akin pa nakasuloy. Kayong dalawa lang. Sabi ko, hindi daw kita iniwan. Hindi ka kita iniwan. Kikita na kayo siguro. Sabi mo na lang kay Papa. Kung gusto niya, sino mo? Tama ko kay Lolo, kay Lola. Kuya Ben. Kay Raymond. Kasi siya na. Hindi na naalala. May anak ako. Gusto mo ko siya. Pasalamat ko sa lahat na nakatulong kay Ma'am. Siguro si deserve it. Naging mabay isa sa lahat sa inyo. At sinuklihan nyo naman. Tutuwa ko. Mas, salamat sa lahat. Ayaw pa sana kita makahiwalay sa akin. Pero, kaya na rin ako dahil finally, hindi ko na makikita lahat yung pagiging. Sa hospital, twice ako na hospital. Days pa lang ako sa hospital, gusto ko na umuwi. Kasi, may miss na kita. Pero hindi pa nga ako na-opera noon. Ma-opera ako, kala ko po uwi na kagad ako, pinatigil pa ako sa tuwano pa. Kaya nung makauwi ako, tinig na agad kita. Pangalawang opera ko, pinutol na yung pa ako. Doon, mix na kita. 10 araw ko sa hospital. 10 araw kita yung nakita. Ngayon, kasi mamatay ako, pinaganda makikita. Okay lang. Alam po, tapos na yung pag-iit. Para kay Diyos, at saka sa anak ni AJ, si Jandrix, salamat sa kanila. Lalo na kay Jandrix, kasi siya yung huli nagpasaya kay Mama. Diyos ba? Siya yung pinakmahaba nagpasaya kay Mama. Alam ko kayo, mahal ko. Salamat ka lahat ng mga ako. Kasi hindi nyo tinipid ang pagmamahal sa Mama. Finally, nagkaiwalay na kami. For 61 years, record-breaking yun. Hindi ko alam ang susunod na anak ko. Pero pinaganda ako na ito eh. Ready na ako, hindi na ako umiyak kung mawala siya eh. Hindi ako iya. Kasi masaya ako wala ko siya. Dahil tapos na yung pag-iira. Patulit kay Papa noon, mawala. Sumaya ako dahil nakita ko yung pag-iira ko. Mas, sana masaya ka nila kasama ni Papa. Ulitin ko sa lahat ng mga apo, mga anak, sa mga lahat na nakatulong, salamat sa inyo lahat. Yun lang. I love you, Ma. Thank you for the nice introduction. I remember her mama and mother who always called her day. Kaya yung mama, kaya parang siya mag-usama. Sabi kita, Loy, nagahang ka, Loy. Si Masoso ang ma'am na hanggang elementan niya. She was also ma'am ng paglaban ng mga anak niya. I remember during my elementary, may nangawal sa kahit sino sa mga anak niya sa school. Nakasugod mode agad si mama.
Kaya nga, kilalang kilala siya ng principal at mga teachers namin eh. Kasi lagi siyang sumusugod sa principal's office o sa classroom para i-reklamo ng mga bata ng aaway sa anak niya. Through all these years, I've seen how supportive she was with my choices and decisions in life. Kahit lahat ng tao sa paligid ko, contrast choices ko, pero si Mama, parating all support sa akin. I remember her saying, basta masaya ka anak, okay lang sa akin. Kahit kailan hindi niya ako pinigilan sa mga decisions ko, dahil para sa kanya, ang importante, masaya ako. And I'm so grateful for that. To all my ups and downs, sa career o love life ko, parati lang siyang nakasuporta sa mga decisions ko. She made sure na kahit ano pang dumating sa buhay ko, I can always count on her. At parati ako may kakampi. Mamang was a certified super lola. I'm sure all her kapos can attest to that. When I gave birth to Marty, naalala ko pa. She was all the way with me. She taught and guided me on how to take care of my firstborn. She even lived with me and took care of Marty from birth to his toddling years. Kung sobra siya mag-spoil ng anak, mas grabe siya mag-spoil ng ako. Madalas nga noon, nagtatalo kami kasi sobrang pang-spoil niya sa party. Pero at the end of the day, siya pa rin ang panalo sa aming argument. Sino naman nanalo sa kanya? Kapag inumpisahan ka ng marahin, and of course, Mom ko share. Lagi ko siyang pagbibigyan. She was a practical person. Very practical siyang tao. At sa kanya akong natutunan maging practical din sa buhay. Naalala ko nga nun. Nababanggit niya kapag may pumukulay sa suot ang ginagawa niya. Sagot niya lagi, wala akong pakialam. So sasabihin na ibang tao kung saan ako komportable, yun ang gagawin ko. Or yun ang susuting ko. I guess nakuha ko yun. Galing niya sa kanya kasi ako, kahit butas-butas ang suod ko, basta komportable ako, wala akong pakialam. I don't care kung anong sasabihin ng ibang tao. At kahit anong ginagawa ko, pagkaalam kung tama ako, paglalabang ko. I guess yun ang isang naman ako sa kanya. I stand for what I believe. Another thing I learned from her is yung attitude na, kung oras mo na, oras mo na. Ano magagawa yung yaman mo kapag sinabi ng Diyos na tigo ka na? Tigo ka na, yun nga ang sabi niya laging nagiging ko. Kaya nga daw, kaya nga amuti niya eh. Enjoy her life to the fullest. Kasi after Papa's death, naalala ko kapag sinasabihan namin siya mo na magigarilyo, ang laging kakatwira niya sa akin. Si Papa nung tumigil sa sigarilyo, lalong napabilis na tigo. Eh di mas mabuti pang manigarilyo na lang ako, at least na-enjoy ko pa ang buhay ko. It's true. Kasi she lived until 90 years old, smoking and drinking coffee to the max. At the end, hindi ko na lang din siya pinipigilan kasi yun ang gusto niya. Kahit yun lang din siya sa akin. Doon siya masaya. Kung ako nga, hindi niya ako pinipigilan sa mga decision ko eh. What more siya? Ibigay ko na lang din. It came to a point na ako pa bumibili ng mga sigarilyo niya kasi hindi siya mapakali pagka hindi siya sigarilyo. Kaya ako, I live my life with the foodies too. Para anytime na oras ko na, at least I enjoyed all the food I want. Kahit pa tumataas ang sugar, cholesterol at uric acid ko, okay lang. At least na-enjoy ko naman. Ganun na mentality na turo niya sa akin. Kasi hindi natin alam anytime pwede tayong mawala na dito. Kaya, dapat anytime ready tayo.
I agree with Joying. She is a person with a big heart, si Mama. Lahat ng mga tao bumupunta sa kanya, hindi uwing malang tulong na galing sa kanya. Kaya nga, tuwing Pasko, parang DSWD ang bahay. Sa dami ng mga taong namamas ko kahit hindi naman niya inaanak. Hindi, walang aalis ng bahay namin na walang regalo kahit maliliit kung ano-ano lang. Basta meron kailangan, walang uuwing tuhaan. That's her. This point, masaya ako dahil at least hindi na siya mahihirapan. My last visit, parang nagpapaalam niya sa akin ang sabi niya sa akin. Anak, pag wala ako, huwag ka na umuwi kasi magpastos. Anong pamasahe? Ano siya ka-practical? Iniisip pa niya yung masisave na pupuntahan siya. Okay lang ang gumastos. Pero parang hangga't ito yung sinabi niya kasi kahit gusto mo uwi, hindi naman nakaka-uwi. Parang mag-imunisyon na na talaga nagpapaalam na siya. At this point, I want to take lahat ng taong tumulong. At yung mga kapatid ko, yung mga ako, yung mga pinsan, and those, and everybody else. Maraming salamat sa inyo lahat. Hindi namin magiging maayos sa mga mama kundi tayo din sa tuloy nyo lahat. Mama may have left us for now. But I know that she is in a better place and she would always remain in our heart forever. I'm thankful to the Lord that she took her in a very peaceful way. At least hindi na siya nahirapan. Like me, kay Papa, na nakita ko kung ano kayo nga pinangyari kay Papa noon. I don't want to see the day from him. And to Mama, I've done so much for you and I'm so grateful for all the love, care, and support that she found for me finally. Thank you for everything. Love you as we always will. So back in, I think 1980 ba, nung namatay si Lolo Papang? So back that year, ang kinamatay ni Lolo, ang pagkakatanda ko is lung cancer dahil nga sa paninigarilyo. So tatlo pa lang kaming apo nun eh, ako, si Joy at saka si Kokoy. So ang takot ko dun kay Lola, mamatay din ng lung cancer. Dahil lakas magyosi ni Lola, hope. Inambra niya, ang ginagawa ko nun, tinatago ko yung yosi niya. Hindi ko nga alam kung naibalik ko sa kanya yung mga hope na pinago ko kasi hinahanap ko yung mga cabinet niya. Tapos, fast forward, nung lumaduate na ako, tumira ako sa Pilam for 2 years. Tanda na si Lola noon. Sabi ko, okay na siguro kahit mag-yosi si Lola dahil matanda na siya eh. So, ako na ngayon bumibili rin ng yosi niya, parang si Tita Loy. Pero iba na brand niya, Mark, yun na yung brand niya. Kasi masyado nang matapang yung hope. So sabi ko, matanda na si Lola, so pigayin na lang yung gusto niya, Yossi. Kanyang vitamin K at Y, yung kape at Yossi. So yung mga organic-organic na yan, hindi totoo yan. Tingnan niyo si Lola. Tinapay, kape at Yossi. And she lived 40 years pa since nung time na tinatago ko yung mga hope niya. So, para sa mga gaya nga nasabi ni Tita Loy, yung mahal niya yung mga apo niya, pero mas yung mga anak niya, pero mas mahal niya yung mga apo niya. So tama yun. So she loves her kids, but I think she loves her grandkids more. So I think agree lahat ng apo dyan, di ba? Dahil nung kinukwento sa akin ni Lola, pag yung mga anak daw niya, pinagagalitan yung mga apo niya, inaaway niya yung mga anak niya. At sinasabi niya, alam niya may mga terms of endearment ni Lola. Ba't mo pinagagalitan yung apo mo? Ilabas lang kita sa kikiko.
mga terms of endearment ni Lola. Saka si Lola, ano yan eh, mahilig magsolitaryo. Yun ang isa kong naalala kay Lola. Marami akong natutunan na solitaryo kay Lola. At saka magkastila. Pag kagaya rin ng sabi ni Tita Loy, nanunugod, ikuneto siya noon, si NJ daw umuwi sa PhilAm, umiiyak. Sinugod niya raw yung, kasi daw, inaway siya nung katulong ng kapitbahay. Sinugod daw ni Lola yon. Kinastila niya, iho de puta ka, alam niyo si Lola. Marunong ng kastila. At saka yung isa pa niyang term of endearment, yung madalas niya sabihin kay NJ, saka kay Coco yata, ang gagot kalahati. Na hindi talaga maintindihan ni NJ kung anong ibig sabihin, ba't may kalahati. So pagka sa mga apo niya, pagka habang natutulog kayo, may naramdaman kayong humima sa buhok nyo, sa ulo nyo, si Lola yun. Kasi naalala ko, nagtatrabaho na ako nito. Pag natutulog ako, minsan mararamdaman ko hinihimas niya yung ulo ko. Pag hinila niya yung paa nyo, magbago na kayo. Pero sigurado ako, pag naramdaman niyo yung buhok niyo, hinihimas, si Lola yun. So, 40 years simula nung natakot ako mawala si Lola. So ngayon, I think lahat tayo ready na to let go. Dahil nahirapan na siya, masaya na siya, nagkaroon pa siya ng apo sa tuhod. Isipin niyo, tatlo lang kami noon. Tapos hindi ko alam po ilang pa nadagdag. Tapos may mga apo pa sa tuhod. Kaya, so masaya na si Lola. So, I think lahat tayo ready to let go. So, yun lang. So, sa mga pinsan ko, tuloy natin yung tinuro sa atin ni Lola. Na, alam mo yung, be loving, be caring to everyone, be kind to everyone. Okay, that's it. Hello. So, yung fondest memories ko kay Mama, always yan, may kasabihan kami mga pagkikinsan. The moment na hindi kami nura ni Mama, hindi kanyang mahal. So, lagi namin inaantay yan, every visit, PI ka! Ayun. Si Mama nga yan. Always yan, every time na pupunta kami sa Las Piñas, masayang masaya. Well, kita naman sa katawan, masarap ang pagkain sa Las Piñas. At laging si Mamang hindi yan nangangansaw. So, kumain ka lang. Hanggang aalis ng gutom. Tapos sasabihin eh, magbaon kayo. Baka magutom kayo sa daan. Pwede mo pang ibaon yung susunod na araw. So, always yan, si Mama matatandaan ko yan na mas iniisip yung ibang tao kaysa sa sarili niya. Saka tama si Kuya Bong, si Mamang is a notorious chain smoker. Nung medyo bata-bata pa siya, lola ko na siya, pero magpapatata. At lagi namin binibiro noon na nauna pa si Lolo sa kanya. Pero sabihin niya, nauna yun dahil tumigil mag-yosi. Kaya ako, mag-yosi na mag-yosi. Pero recently, tumigil na si Mama, humina na siya. Pero nandun pa rin yung care. Kitang-kita naman, lalo na sa mga apo niya sa tuhod, sa anak namin, sa anak ng mga pinsan ko, talagang makikita mo na pag binibisita namin siya, parang nagiging 10 years younger si Mama every time nakikita niya mga apo niya sa tuhod. So, in fact, meron pa nga siya, kung sina Dad, ang tawag kay Mama is si Mama. Kaming mga apo is si Lola Mama. Sa mga anak ko, ang tawag sa kanya is si Mama Coco. So, napakalaking bagay na inabutan ni Mama. Ina Eman, Amber, Janrick, Chesa, Trisha, Rihanna, Kirby. And I think, like what most people have already said, Mama has already lived a very full life. 90 years is no laughing matter. And, but I've said before, kahit nung nandito si Dad, dahil na-stuck siya ng COVID, as early as May, you were already scared that Mama might pass away.
But as you can see, it was maybe 3 or 4 months more before she passed. So that gives me, that shows you the tenacity that the woman has. So with that being said, we were already ready to let go. Kasi mas masakit na nakikita nasasaktan si mama kesa yung joy na makita ko sa buhay, pero nasasaktan. So we will miss you, mama. We will, my kids will miss their mama, Coco. Pero we know that you're happy there, lalo na na you're with Lolo David. And like what my mom said earlier, I was named after Lolo David. That's why si Emmanuel, or my panganay, is also named after Lolo David to honor Mamang and Lolo David. So thank you very much, and we love you, Mamang. Let me start with a story na memories with Mama, no? Isa sa mga pinakaunang memory ko, I guess nabanggit na ni Mami a while ago, was when Mama was with us. Every morning, yung almusal, inaabangan ko yung almusal. Bakit, Kamo? Yung ibang bata, no, inaabangan nila yung hotdog, bacon, itlog, sinangag. Pagkasama mo si Mama, ibang inaabangan mo. Nabanggit na rin ni Kuya Bong, yung famous na kape ni Mama. Pero may isa pang kasama yon, yung pandesal combo. Sinasaw-saw sa kape. Yan ang almusal ko nung kasama ko si Mama, no? Alala ko na nasa-sermonan ako ni Mami kasi bata pa ako noon, hindi pa pwede magkape. Pero sasabihin ni Mama sa kanya, pabayaan mo siya. Gusto niya magkape, gusto niya magpandesal, isaw-saw yung pandesal sa kape. Hayaan mo siyang kainin. Every morning yun, every morning, hindi ko naman inabuso yung kape, pero isasaw-saw ko lang na onte. Naalala ko rin pag every time na pupunta kami sa Las Piñas, no? I mean, we're not there every weekend, but we try to go as much as we can. Excited na excited ako kasi siguradong may surprise yan si Mama. Kahit na anong katiting na surprise, may surprise si Mama. Keso maliit na laruan galing sa Cook, yung mga freebie ng Cook dati, or yung mga little trinkets na nako-collect ni Mama. Kinokolekta niya just for the apos. And it's a simple way na magbigay ng gift. Every time you're there, there's always something for you. Lagi kanya naiisip kahit na wala ka. Isa pang ano, nilalaroan, lagi may lutong spaghetti si Mama. Alam niyo, paborito ay spaghetti. Sorry. Niluluto siya spaghetti kapag bumibisita ako. Kasi alam niya yung favorite food ko. Ready mo open? Lagi siyang naghahanda ng food para sa lahat. Fast forward ng onte. Nung panahon na paalis na kami ng Pilipinas. Naalala ko, kausap ko si Mama. At sabi ni Mama sa akin, nagpapakabait ka dun sa Amerika. Wala dun si Mama para protektahan ka. Lagi kang magdadasal kay Papa Jesus na gabayan ka at magpasalamat sa mga blessings na natatanggap mo. Sinubukan ko makauwi ng as soon as I possibly can para makita ulit si Mama. Pero inabot din ako ng 8 years bago ko nakauwi ng Pilipinas. Tuwan-tuwa ako kasi noong time na yun may asawa na ako, si Tet. And my firstborn, si Nate. Excited ako dahil makikilala na si Mama in person. Kakarating pa lang namin ng Pilipinas, no? Unang gabi, I had a scheduled
meeting with my friends in high school dahil ikakasal nga yung kaibigan ko. And nakailang tawag sila sa akin, hindi ako sumasagot. Tapos, it ended up na sinundo ako ni Kuya NJ. Kuya NJ, thank you. Lagi ka na dyan. Sumasala sa akin. Sinundo ako ni Kuya NJ, ano? Inuwi muna ako ni Kuya NJ sa kanila kasi alam niya masesemuran ako ni Mama. Alam ko na yon dahil una, lasing ako. Unang gabi namin sa Pilipinas. Kaya inanda ko na yung sarili ko dahil alam ko saan damukal nakamura abutin ko. So pagdating ko sa Las Piñas, sinatid ako ni Kuya NJ. Yun nga, naratrat na ako ng puro mura ni Mama. Pero okay lang. Tagap ko yun. Alam naman natin, pag binumura ka nga ni Mama, sabi nga ni Kuya Dave, mahal ka ni Mama. Ilan lang to sa mga ano, no? Memories. I can't say everything or I can't recall every single one of them kasi abutin tayo ng ilang oras. Pero, alam kong nadidinig mo kami ngayon. Gusto ko magpasalamat sa mga advice at lahat ng pangaral mo sa amin. Madami kami natutunan sa'yo. Salamat din dahil na-spoil kami dahil na yung mga apo mo na lagi mo kami iniisip. Kahit na hindi kami lagi nakakabisita, iniisip mo kami. Salamat dahil napakabait mo nanay sa mga anak mo at napakabait mo lola sa mga apo mo. Mahirap man sabihin ma, pero pahinga ka na. Salamat. Salamat dahil tiniis mo lahat ng sakit para lang mabuhay ka as long as you can. You will always be in our hearts. Mahal-mahal ka namin, ma. This is not goodbye, but it's more of see you soon. Salamat. Actually, I beg to disagree na kapag love na love ka daw ni Lola, minumura ka. Kasi sabi ni Nicole, obviously, na mas ano, pabor siya kay Nicole. Although, mas marami ako natatanggap na mura kesa kay Nicole. Hindi niya mamura si Nicole kasi sobrang love niya. Sinagulan siya kasi Joshua. Tapos, hindi kasi kami masyado ano ni Lola. Pero kapag nandun ako sa ano, sa Phil-Am, still at home naman. Namimiss ko yung hot chocolate ni Lola kasi hindi ako nakatikim ng coffee ni Lola with pinapay katulad nila Kuya Bo. Ang lagi ko lang naalala pag dumadating kami doon yung hot chocolate niya kapag Christmas. Tapos yung mga kakulitan na mga great-grandchildren ni Lola. Ang mas naging close sa kanya kasi talaga si Nicole. So, ang naalala ko lang kapag nandun kami, may lagi siyang maliliit na regalo. Hindi niya nakakalimutan si Kim, ako, si Nicole. Although, kapag kami dalawa ni Nicole magkasama, ang mas gusto niya talaga si Nicole. So, hindi kasi makakapagsalita si Nicole. See you soon. Hindi ko masasabing see you soon kasi feeling ko marami pa akong gustong gawin sa buhay. Marami pa akong gustong gawin sa buhay. Pero Lola, kung narinig ka, sana ikumusta mo kami kay Kuya, birthday niya ngayon, kay Lolo, kay Tito Ben, ikaw, kay Lola, Lola Ima, siya kay Lolo Imo. Sana lagi mo kaming bantayan. Alam ko kung gaano mo kami kamahal, lalo na yung mga anak mo, mga apo-apo mo. Alam ko isa kang strong na tao kasi nakaabot ka sa edad na 90. Sana si Mama makalagpas sa'yo, mga 120, kasi wala pa siyang apo sa amin. Need pa niyang antayin na magkanobyo kami ni Nicole or makapag-asawa si Kim. So, sana pagdasal niyo kami kung nasaan ka man. Ikaw nang bahala doon sa mga pinsan ko na sa ibang bansa. Alam ko kung gaano kahirap na yun saan. Dahil na sa pandemic ngayon, protektahan mo kami, ilapit mo kami sa paan.
maraming salamat sa memories, sa pag-aalaga mo sa amin. Hindi namin makakalimutan yun. Pangako, itutuloy namin yung mga mini reunion dun sa bahay mo para at least every time ma-ano mo pa rin, makikita mo kami, mabibisita ka namin. Sana masaya ka na. Thank you! Love you, Mama. Hindi ko alam kung makakapagsalita po ako ng maayos dito kasi hanggang ngayon eh utang pa rin ako. Hindi ko pa rin ma-sink in sa utak ko na wala na si ano si Mama. Umpisahan ko na gago. Isa sa mga paboritong salita ni Mama na ginagamit niya lagi sa mga anak niya at ako. Mga pang ibang salita, yun talagang nakatatak sa kanya. Isa ako sa mga ako ni Mama na lumaki sa kanya. Naalala ko noon pag hindi ako naatid nila Mami tsaka ni Daddy sa spring weekends. Siya mismo yung musundo sa akin doon sa bahay sa may BF. Sobrang spoil ko sa kanya noon to the point na tonsillitis na ako. Tapos gusto kong kumain ng ice pop, chocolates or kahit anong lamig. Bibigyan niya pa rin ako, bibilan niya pa rin ako kahit masakit yung lalamunan ako, kahit bawal. Alam niya magagalit si Mami. Pero since na gusto ko, bibigyan niya pa rin ako. Na daw bahala magpaliwanag kila Mami at akin Daddy. Wala akong masabi kay Mama, sobrang bait niya. May mga kaibigan akong napalapit na din sa kanya at tunurin rin siyang tunay na lola at nalungkot sa pagkawala niya ngayon. Sobrang giving din niya sa mga anak niya at ako kahit sa ibang tao. Kahit walang matira sa kanya, basta may maibigay siya sa iba, okay lang sa kanya. So, mga kung nasaan ka man, alam kong nakikinig ka. Sorry kung hindi ko natupad yung cash wish mo sa akin. Alam kong gaano ako kaduwag sa multo, pero inaantay ko yung pagdalaw mo sa akin. Kung gusto itang makausap, alam kong masaya at tahimik ka na dyan. Walang pain, walang virus. Sobrang mamimiss ka namin, Ma. Maraming salamat sa memories. Kikwento ko sa lahat ng mga magiging anak ko. Gabayan mo sana kami lahat. Mahal na mahal ka namin. Alam po. Pauna ang aking taus-pusong pagbati sa inyo ng condolence, our deepest sympathy sa buong pamilya. Masakit man, pero let go na tayo kay Mama. Sabi nga, bonus na yung kay Mama. Si Mamang talagang maaalala natin sa kanyang thoughtfulness. Yan ay basta uuwi ng pagsanghan, merong... Okay, itong apo ko anak ko po doon. Pag siya ay umuwi, pagsanghan, hindi maaaring merong siyang ibibigay. Yun ang common na natidinig ko sa mga apo niya, sa mga anak niya. Hindi siya makakatiis kahit na yung maliliit. Meron pa ako souvenir sa kanya yung mga maliliit na palayok para may pichel, may platito. Little things pero nakakataba ba ng puso yung kanyang pag-alala sa mga pamangkin niya. Nalulungkot kami dahil hindi namin makita siya. Ang huli namin nakita na mag-reunion doon. So memories na lang ang naiiwan sa aming isipan at puso. Himig na siya doon. Masaya kasama si Papang. Kahapon, death anniversary ni Papang. Siguro kinaunyan talaga si Mamang na para at least alam niya wala na doon sakit na mararamdaman. Tanging kaligayahan kasama ang ating Panginoon. Muli, condolence sa buong pamilya. At be strong. Nag-ingat tayo lahat. Be healthy. Goodbye, Mamang. Alam niyo si Mama, very unmet talaga. Napakabait. Tingi uwebe pa sa lubo. May mga pitaka pa ako galing dyan. Pati regalo sa kasalan nga ngayon, tine-cherish ko pa. Naka-plastic. Ganyan si Mama. Lagi bet pa sa lubo. Mahal na mahal ka namin. Mga anak, nanugang apo,
Condolence lang. Hindi tayo nakita-kita kasi pandemic. Pero kung hindi, siguro nakadalo kami yan. O, nakaluwas kami. Ang mga pinsan ko. O, tulad ng pili ni Mama, pwede pa tayo mag-get together ulit. Sama-sama tayo pagka maloob na. Ganyan na lamang. Ma, I love you. Maraming salamat, Ma. Alam mo na yun, hindi ko naman na kailangan sabihin in public lahat ng nararamdaman ko kasi ano eh, ako yung tipo ng tao na talagang hindi naman ako pala iyak talaga eh. Pero isa ka sa mga taong nagpaiyak sa akin ngayon. So, ayun lang, basta mahal na mahal kita. Yung mga laruan mo, mga laruan na binigay mo sa akin, mga Jandrix pa rin. Ingatan namin yun. Kasi sobrang spoil mo sa akin eh. Kada pupunta tayo ng ASF noon, bibila mo ako ng Power Ranger. Tsaka yung mga action figure ng wrestling noon, kahit hindi ko kilala, binibili mo sa akin sa Manuela. Wala pa akong brief noon. Dadali mo ako sa Manuela. Pagigising na pagigising ko. Bibili mo lang ako ng gusto kong naruhan. Tsaka naalala ko yung ginagawa ko ng sapatos ni Mami. Tapos sabi ko gusto ko umiilaw. Nagalit ka. Bumalik tayo sa Manuela. Binili mo yung umiilaw. Sinuli mo yung sapatos na Lion King na hindi umiilaw. Ayoko sana magsalita kasi kakit umiyak eh. Pero yun na nga, ito na nga, sinangkahalan ako ng dalawang hago eh. So yun, maraming salamat, Ma. Basta, yun lang naman kasi yung mga mahalaga na ano, na natatandaan ko na ano, na ma-importante bagay na pinadama mo sa amin yung pagmamahal mo kahit na nire-reklamo mo sa amin wala kang pera, pero pagka gusto namin ng pagkain, gusto namin ng laruan, binibili mo sa amin yun. Kahit may kasamang mura. Utang ina mo, wala na akong pera. Pero, bibili niya yun kasi di niya ipapakita na mahal ka niya. Lalo na sa amin, kasi siyempre kami yung pinakamalapit. Diba? Kumbaga, magugulat ka na lang sa bahay namin sa Vera Bill, sa bahay ni Tito Fred. Kakatok na lang yan, pagbuksan niya ako. Magugulat ka na lang, matanda na siya, nagko-commute pa kasi na-boring siya sa pilang. Baka sabi nga ni Tito Dan, 61 years na lang kasi ako, baka naumay na sa kay Tito Dan. Kaya minsan pumupunta siya dun sa amin. Yun, maghuhugas siya ng pinggan kahit na malinis yung pinggan, hugasan niya ulit. Kasi pangit na yung ugas, mga ganun. So yun lang, Ma. Alam mo na yun, hindi ko na kailangan pababa ito, baka palayasin na kami dito. Bye-bye. Wait, si Josh pa. Ay, ito me. Pala, sorry. Hello, girls, sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa mga tulong kay Mama. Hindi siya abot ng 90 kung hindi dahil sa tulong nating lahat. And mamimiss natin siya lahat, yung pagmamahal niya na kung may rules sa mga parents natin, kay Mama, lahat pwede. Walang rules. Yun lang, mamimiss ko din yung, ano, yung pagtatanong niya sa akin lagi. Kung ubos na yung paninda ko. Yung mga nakaraang araw kasi, ganun yung lagi niyang sinasabi sa akin kung umuwi ako sa bahay. Lagi niya kinakamusta yung paninda kong tilapia kahit hindi naman ako natitindi ng tilapia. Ayun lang, salamat po sa lahat ng tumulong para
madugtungan yung buhay ni Mama. Alam natin na masaya na po siya kung nasan siya ngayon. Salamat po. Okay, madali na lang nung pinapaalis na kami. Pero, maraming salamat pa sa lahat. Mahal na mahal kita. Malis kami ng kitang dati. Nagpaiwan ako sa'yo dyan ng ilang taon. Ayaw mong ano, ikaw yung nag-askaso lahat sa mga damit ko. Yung bata ko, laging may regalo ka na Pasko birthday, kahit na walang wala ka. Maraming salamat sa mga memories sa inyo mo sa amin. Yung kahit lasing na ako, minsan na dyan ako, namumura mo pa ako. Namimiss ko yun. Tapos, maraming salamat. Hindi ko makakalimutan na hindi mo pinapabayaan na noon dati na kahit na McDonald's sa trabaho, planchado na ang magdamit. Asa, madali yan eh. Maraming salamat sa lahat lang. At sa lahat na tulong para umabay buhay niya, okay naman, mahaba natin ang mga 10 taon. Maraming salamat sa lahat. Yun lang, meron po mo next. Back to you, Tita Yuyin. Anyway, ang mga naalala ko kay Lola dati is pinaka-naalala ko nung umuwi ako ng high school ako, hindi ako pinapapasok ni Papa ng bahay. So, naalala ko, wala akong pupuntahan kasi wala na akong pera. Meron lang yata akong 20 pesos noon. Eh since, alam ko si Lola, nandiyan lang sa kabilang village, nag-tricycle ako. Pagdating ko doon sa akin, Lola, ang bungad kagad sa akin, bakit nandito kang demonyo ka? So, ang sabi ko eh, ayaw akong papasukin ni Papa. Kaya naglayas ako, dito na ako sa'yo pupunta. So, kinabukasan, edi sinermonan na ako, katakot-takot sa sermon. Pagdating nung ni Papa, kinabukasan, sinusundo na ako. Siyempre, doon ka muna sa labas. Ako the next day ni Papa doon. Sabi sa akin ni Lola, doon ka muna sa labas, kakausapin ko yung Papa mo. Sabi ni, umbungad din kagad ni Lola kay Papa. Demonyo kang hindut ka. Ano na namang ginawa mo sa anak mo? Ba't dito natulog yan? So doon ko nalaman na talagang kung paano siya sa lahat, fair siya. Talagang may mura talagang kasama. Saka mga hindi ko pa makakalimutan dyan kay Lola. Siya raw si Santo Niño. So, pagka naalala ko yan dati, skeptic ako. Sabi ko, sige nga, kung ikaw si Santo Niño, nakaganon pa yung kamay ko. Ilan yung nasa likod ko? Sabi niya sa akin, demonyo ka talagang hindot ka. Sabi ko, hindi ikaw si Santo Niño kasi kung ikaw si Santo Niño, hindi mo ako mamurahin. So, yun yung mga naalala ko kay Lola. Pati pagka nung college naman ako, ay college pa ako, basta nung nagtatrabaho na ako, sabi ko, ala, birthday mo, anong gusto mo sa birthday mo? Sabi niya, huwag ka maingay, gusto ko ng isang rim na hope. Sabi ko, bawal na sa'yo mag-yosi ah. Isisimple mo nga lang. Basta sa akin mo na ibibigay, huwag mo sasabihin sa mama mo at sa papa mo. Ako naman, di siyempre, bili. May trabaho na ako eh. Kung ano yung mga kinukupit ko sigarilyo sa kanya dati, binali ko hindi sa kanya. So, yun lang. Pati pag naalala ko, ano pa ba? Pag umiinom kami nila Tito Dan. Nila Raymond, ni Coxie, mga demonyo kayo, hayop, yung halaman ko, hinigaan nyo na naman, inihiyaan nyo na naman. Tapos yon. Tapos nung huli kaming pumunta last year, kasama ko si Chris nung last time na namin siya nakita, sabi niya is, baka ito na huling pagkikita natin at nasa Cebu ka na. Pinakita niya yung, ano siya, lagi niya may papakita sa iyo na parang scrapbook. May scrapbook siya, nandun lahat yung mga apo niya sa tuhod. So, kumpleto lahat, kahit hindi niya nakikita, pati yung mga anak ni Coxie nandun, kahit hindi niya nakikita, kumpleto siya, kabisado niya yung mga pangalan ng apo niya sa tuhod, pati apo niya sa tuhod. So, yun lang, yung mga naalala ko sa kay Lola. Kaya, sobrang mamimiss kita, la. Sa lahat ng mura mo, lahat yan, alam ko mahal na mahal mo kami. At least, hindi ka na nahihirapan ngayon. We love you. Okay, la. The first time na, yung narinig ko, sinabi sa akin, wala na si Lola. I was happy because
nung huli ko siyang nakita, January or Feb ba yun, nung dumating sila na Tito Fred? Grabe, nakakaawa. Na konting hawak, di ba? Nasasaktan siya talagang, hindi ko alam kung paano talaga niyan yung pinagdaanan niya. Even before that, ganun na siya. Matagal na, na ang sakit na ng mga buto-buto niya, yung balat niya. So, I was really happy kasi gusto na niya talaga magkakaroon na. And now, andun na siya. Yung journey niya, going back to God is starting, and we will be able to help her through our prayers. Sobrang happy ako na may lola akong katulad niya. Super cool! Kita niyo naman yung mga pictures niya sa hospital. Ashamed kung makipag-selfie kay Josh. Tama na ako. Ay, mali na naman, Joby! Nalilito ako kay Joby at kay Josh. Yung selfie nila na super funny. Sobrang para siyang yung mga nakikita ko sa mga K-drama. Si Lola para siyang fairy tale sa totoong buhay. Kasi nga, yung mga kwento niya, hindi ko makakalimutan. Yung mga hinuhuli niyang mga paniki ba yun sa bubong. Tapos meron pang yung duwende na type. Sinasama nga siya nung duwende, hindi siya sumama. Buti na lang, nakasama pa natin siya hanggang mag-90 siya. Tumatuwa ako sa lahat ng kwento niya. Yung nagpupunta kami sa kanya, paulit-ulit ko lang pinapakwento. The last time na bumisita kami, kasama ko yung mga anak ko. Siyempre, alam ko na eh, malapit na eh. Hihira lang naman kami makapunta kay Lola. Sinama ko yung mga anak ko kay Lola para marinig nila yung kwento. It's something na kakaiba, hindi mo maririnig sa iba. So parang bumabalik lang ako sa kabataan ko, din naalala ko yun. So happy. Lola, love na love ka namin. Mamimiss ka namin. Pero ako, happy ako kasi sobrang daming memories. Yung mga kwento mo, hindi ko makapalimutan. And alam namin, love na love mo kami lahat. Na despite di tayo nakapag-celebrate ng 90th birthday mo na pinaghahandaan sana namin, bonggang-bongga, daming sponsors. Hindi natuloy, pero natuloy pa rin yung online party natin. And this one, despite magkakalayo tayong lahat, at hindi na namin pinayagan yung mga seniors nga pumunta dito. Pero di ba, we're all here for Lola. And yun, thank you lahat sa lahat. Thank you lalo na dito sa mga Sasat brothers na laging andyan para kay Lola. Sita Tony, everyone, thank you. And now, ito na nga si Lola. It's really time to let her go. Let's just continue to pray for her. Para mas mabilis siya makarating. makasama na niya si Lord. At lahat pa ng mga minamahal natin na ando na. Thank you.